hindi na po kailangan i-registro po ito. Mm-hmm. No? Basta ma-comply nyo lang po yung mga requirements po na kailangan. Majesty Driving School, kasama mo sa tamang maneho. Majesty Driving School, dito ay tiyak ka na matututo. Yes, good afternoon mga ka-SP. So again, meron na naman tayong bibigay na kaalaman sa inyo. Noong nakaraan, Sir Chris, nag-vlog tayo nung tungkol sa top load. Yes, sir. Okay, so ngayon naman, ang ipapakita natin sa kanila or ang ituturo natin ay Top box. Top pa rin. So, ginagamit yan pa rin sa para pangkarga ng oo, mga gamit natin. So, yes, makatulong, no? Oo, ito, no? Lagay ng gamit. So, mga KSP, sa top box po kasi may mga sukat pa rin po yan na nagsasaad sa ating batas. So, Sir Chris, gaano ba kalaki dapat ang sukat ng top box na sinasabi ni LTO? Yung sabi po sa batas natin, ang maximum po na size po ng top box dyan ay dapat ay kasya lamang ang dalawang full face na helmet. Yes. Sabihin hanggang doon lang, hindi lalampas doon. No? So, ito, maliit pa to, no? Yes, sir. Yan. Ibig sabihin, pwede siya pa magdagdag. At syempre, isa sa requirement po ni LTO, pag bibili kayo ng top box, kailangan securely attached po, no? Maayos yung kabitan. No? Yes. Hindi yung parang naiiwan. Yan, so, ito, no? Maganda, no? Ganda ng bracket niya. Okay? Yan. So, yung ganito po mga top box, yung mga nabibili po natin, no, iba't ibang klaseng brand, hindi na po kailangan i-registro po ito. Mm-hmm. No? Basta ma-comply nyo lang po yung mga requirements po na kailangan yung dalawang yes binagit po. So bakit hindi kailangan ng i-registro sa LTO yung mga top box? Saan ba dapat nabibili yan? Or na-inspect na ba ng DTI yan, yes, Sir Chris? Kasi ito po ay DTI approved na po. No? Ito mm-hmm ay nabibili natin sa mga legit na tindahan yes kung saan sila ay authorized na magbenta po ng mga top box. Yan, yeah. Oo. O ngayon, meron naman akong tarong, Sir Chris. May mga nakikita akong mga fast food chain na mga malalaking box. Yes, sir. Okay, meron din bang requirements yan sa LTO kung yes gaano kalaki? Ang tawag po doon ay custom-made top yan box. No? Custom-made top box. Kaya custom-made, pasadya. Pasadya, oo. Minsan gawa to sa kahoy, fiberglass. Yes. So, ang requirement po dyan ni LTO, no, merong dimension yan. So, ito po, sa sukat po, kailangan 2 feet by 2 feet by 2 feet lamang. So, square na square siya. No? 2 feet yung height, 2 feet yung lapad, tsaka yung taas niya. Oo, yes, 2 feet din. Oo. So, syempre, requirement pa rin, securely po, na naka-attach po yan sa motorcycle natin. Yan. No? Tsaka syempre, di ba, meron pang bilhin si LTO, dapat hindi kasi natatakpan yung side mirror ng motor. Yes, sir. Kailangan ng top box na yan. Kita mo pa rin yung likuran. Yan. Ayan, no? Motorsiklo. Yan. Kasi magkukos ng blind spot. Oo, hindi safe eh. Matatakpan, di ba? So, unlike po ng mga top box na nabibili natin sa mga tindahan sa aftermarket, yung custom-made top box po ay kailangan, ay, ito ay subject for inspection and registration, which is only 100 pesos. Ganon din yung proseso niyan sa top load. Yes, sir. Inspect yun ni LTO, mga ka-SP, then bibigyan ka na ng order payment, magbayad ka na. Yes, sir. At mas maganda po, nakarehistro talaga yung custom-made top box nyo. Kasi po, pag hindi, yan po ay tumataginting na 5,000 pesos. So, ang laki, no? Versus 100 pesos na yes, registration fee lang, ano? Ni-inspect lang naman nila yon at syempre, no, pag nakapasa sa inspection, 100 pesos po. Yan, okay. So, Sir Chris, explain din natin yung saddlebag. Yes, sir. Doon sa saddlebags po, syempre, no, katulad po nung mga yung nabibili natin, no, na legit na saddlebags, kailangan din po properly, no, yes, at securely na naka-attach sa motorcycle natin. Yan. Pangalawa, no, kailangan hindi po siya mas mataas sa seat. So, kasi kung mas mataas ang saddlebags mo doon sa upuan, hindi ka na makakaupo. Oo, abala na 'yon. Yes, sir. Madidistract ka na, 'di ba? Tsaka syempre hindi rin 'yan lalagpas sa answer, Chris. So, dito po, no, yung installation din po 'yan, dapat hindi po 'yan lalampas doon sa puwetan o sa dulo, yes, sa tail end ng iyong motorcycle. Yan. Ngayon, dun sa isa naman, yung custom-made saddle bags. Yung iba kasi, sir, lalo na yung mga easy rider. Oo, nagpapasadya, di ba? Napasadya yan. Kasi minsan, gusto niya unlimited yung size. Eh, hindi po pwede yun, mga ka-SP. Yes. Oo. So, yun po, meron na pong dimension requirement yun. So, kailangan hanggang 14 inches lang po yung kanyang ilalapad. Yan. Side by 14 side. 14 inches, no? Yes. And, syempre, dun sa installation, kailangan fix din po
Yes. Hindi siya mas mataas sa upuan mo at hindi mas mahaba sa tail end mo. When we say tail end po, yung pinakadulo na abot ng motorcycle mo. Yan. In this motorcycle po, yung tail end niya, yung tapalodo niya. Yun. At saka Sir Chris, paalala ha, ipapa-inspect din po natin yan sa LTO, yung mga customized yes, na yan. Sir. At i-re-registro or babayaran natin sa LTO. 100 pesos din po ang registration ng customer. Tandaan niyo po, basta po pasadya, hindi po yung hindi siya fix na nabili natin sa mga tindahan, yan po ay kailangan parehistro natin sa LTO. Oh, teka lang, Sir Chris, meron pa pala akong napansin eh, no? Para explain din natin. Yes, meron kasi mga courier na ginagawang bag na parang top box. Yes, sir. Okay, so explain din natin, no? Bakit minsan hindi nuhuli or nakakalusot yung mga ganun. Okay, kasi sir, yun po ay hindi naman siya top box. Yes. No? Malinaw na malinaw po na ito ay courier bag. Yan po ay bag, no? So, hindi na po kailangan ng registration yan. Oo. Ngayon, sir, meron ako nakita na parang hinuhuli. Oo. E paano? Ang ginawa niya, imbis na nakasabit sa likod niya, yun, bag yun. Pero ginawa niya, Phoenix niya, nilagyan niya po ng bracket dito. So, nagmukha na po siyang box. Kasi nilagyan niya ng parang bakod na eh. Yes. Nakahoy dito. So, yun, naging technical po, no? Nahuli na siya. So, ang legal lang, kung bag yan, walang problema. Bag, kung nakasabit sa'yo. Pero pag ginawa mo na ng bracket yan, kinustomize mo na. Dadaan ka na sa LTO. Ngayon sir, napansin ko lang itong motor natin. No? Na, kanino ba ito? Diyan lang yan. So, ayan. No? Meron siyang mini driving light. Okay? Yan. Base doon sa naging vlog natin, pwede na po mag-install ng mini driving light. Basta meron mga terms and conditions. Yan. Hanggang dalawa lang. So, dito tama naman siya. Meron naman sa isang switch. Ang problema lang sir, naka-install siya sa moving parts. Yan, kasi hindi dapat. Dapat doon sa stable talaga. Kukorekin natin yung bisita natin. Kailangan sa stable. Bakit moving parts? Tingnan nyo po ah. Kung sakali po tayo ay magmamaneho, ano po ang reaksyon? No? Gumagalaw yan. Magbabibrate. So dito, bukod din siyempre, so mas mabilis mapunta yan. Alam na, kumaandar yan. Mas malakas ang vibration yan. Yan po ay nakakailang din po sa mga tao na ang ilaw na nakasalubong mo o nasa likuran mo ay nagpa-flash. Yes, gumagalaw-galaw, ano? So, ito po ay mas maganda na nakalagay po sa fix. Yan. Yung hindi nag-move na first. Sige. Sana nasagot natin, no? Yung katanungan, alam mo ba kung sinong nag-message sa akin yan? Yung kumpare ko at ka-churchmate ko, si paring Onel, no? So, yun ang ano niya sa akin na sana raw maging ma-discuss daw natin itong top box. So, shoutout sa'yo, paring Onel. Dito, maraming salamat. Majesty, driving is cool. Palagi kang safe sa kada biyahe. Ang dami na'y magturo ng disiplina. Maging responsable sa manibela.